sa Manila upang alam mo ang backstory ng tatay. Kamayaan mo niya. Pag-apay na ka-info ng pera, ay lulas tayo sa lalo na ganun ka na. Inay, ano ibig sabihin ng backstory? Ayun ang tulad yung tatanggapin natin na pangako ng pamahalaan bilang pabayaran. Paglilingkod ng yung amang namatay sa bataan. Mabibili na niyo akong manigas baro, ano? Manigas baro na naman. Pagkain ka rin, nagugutom na ako. Okay. Tama na yan. Lakad na rin sila kasi hindi mo ating higas. Ay! Sige na nga kayo yan. Dolores. Akala mo kaya'y matatagpuan natin ang iskin ang pinapupunan ng bakit? Mahal po tayo magtanong. Alam ko po naman ang buong Maynila sapagkat nakagalap na tayo ito. Kung kayo na ito ang bahay, kailangan lumas tayo sa lalong madaling panahon. Sa makalawa tayo nito. Ayun na kayo. Pagdating ng bakit ng tatay ko, i-poblo out ko kayo lahat. Ako bahala sa inyo. Siyado ko ng katikat eh. Nalalaman ko nung di matutuloy yan eh. Kung hindi matutuloy, walang pantos yun. Libo-libong salapin yung tatanggapin namin. So naman, kailan ang backpay ng tatay mo? Mawala. Makapili ang tatay niya eh. Aba, hindi maaaring pagsabay-sabay niyan. Napakarami natin dito sa Pilipinas. At saka, hindi gawang biro ang mag-asikaso niyan. Sali lang na tayo makakaalaman. Sana nga. Paano ba, Kakaiban? Kailan ba ilalaban ang manok natin? Huwag kayong mag-alala. Oras na ba kuhanin niyo yung sinasabi ninyong back pay? Eh, pusta lahat ninyo rito at siguradong panalo yan. Huwag mo galala, Kate Van. Pag nakuha namin ang perang yan, tatlong paras kong hinyebra para sa'yo. Thank you.
Maynila, kumari, kaya kayo na sana bahala sa mga bata. Oo, amayaan niyo, kumari, kayong bahala. Ano man ang kanilang kailangan, ay bibigyan sana niyo sila. Oo. Ang pagpeho ba ng inyong ibang asawa ang inyong pakikialaman? Oo, Kate Van. Mabuti nga, agahanin niyo nang huwag kayong mahuli. Okay, Kate. Alam mo may diferensya ko. Ano kayo sa paragos? Aba, Sir Buring. Hindi pala kayo marunong palakad dyan, siya pinalahad kayo. Tignan niyo tuloy nangyari sa inyo. Ano bang hindi? Marunong ako magtatakbo. Ay, nakialam itong walang yung ngumuhong ito eh. Kumundi ka ng mga kasama, natakban yung aking muka. Natibo kami mo sa abang eh. Ay, naku. Yung panahon ito na po, hindi ako nagdisgrasya. Ngayon ako na rin kita. Maalala ko, Carbolin. Gaano po bang pagpong ng bakit? Ay, tungkol ko sa inyo, asawa. Makapin nga pala, hindi namin. Magpunta kayo sa malaki niyo. Luluwas din niya nga nga kayo. Arreglin ninyo ang pakilis doon mong kamatay ng inyong asawa. Pagkatapos ma-arregla, pumunta kayo sa SPA. Saan po ba yung SPA? Sa Marte. Wala na rito sa Divay. Pagkatapos yung ma-arreglo doon, tuloy kayo sa Arquide. Saan po ba yung Arquide? Sumunan niyo. Maraming tao ron. Matali mo na. Salamat po. Hanggang lang kumadre. Diyan na tayo. Oo, oh, Alan. Diyan na tayo. Diyan ka lang, Momo. Filomena Bautista? Opo. Dalimpunin niyo ito sa HPA Kambati. Salamat po. Salamat po. Inaasahan kong ikaw ay magtatagumpay. Salamat. Maasahan mo at gagawin ko lahat ang aking gagawa. Sayang. Kung hindi lang nagkagere, di tapos na sana sa pag-aaral sa Dolores. Oo nga.
At siguradong isa na sana siyang primadona dito sa ating kapuluan. Naku, ang nanay naman. Kaya huwag mong pababayaan ang pagkakataong yan. Sumabay na kayo sa akin at yakit ko na kayo sa inyong pupuntahan. Huwag na, pinsan. Wala pa nung last year. Alam mo, pinsan, nagkagalak ako dito kayo tumuloy sa akin. Nag-iisa lang naman ako rito eh. Maraming salamat. Sa akala mo kaya tanggapin ako ng pasitor na yan? Sa tamis ng iyong tinig at sa iyong kagandahan, ay hindi kanya tatanggapin? Eh siguradong bulag yung professor na yan. Naku, labis naman yata ang papuri mo. Aris naman ko, tiyang. May iwan ako na kayo. Pedro! Ikaw ba'y may karanasan na sa pagkanta? Meron po. Koloratura po. Ha? Koloratura. Yun ha? Bueno, gusto mo ba mag-umpisa na yan? Hindi po ba maaaring bukas na? Ikaw mo susunod. Dito naman ako... Dito naman kami nakakilig. Ikaw na bukas na kami babalik. Huwag kayong bahala. Maraming salamat po, Ali. Ano bang pangalan mo? Dolores po. Dolores Bautista. Bueno, hanggang bukas, Dolores. O, tuma. May kaya sa amin eh. Kakamali kayo. Ako... Oo, alam ko. Ikaw may kasalanan ng lahat. Oo nga. Bakit mo sa tingin mo? Eh, wala na lang ako. Ay, tao.
Tuloy. Estudyante. Napakarami nyo dito sa piyan. Bueno, iyo. Ano gusto mong pag-aralan? Kansyon, kanta, o bukal? Alam mo. Tama ka, mas matahimik. Tama ang ginawa mo. Pabili ka sa akin. Pabili ka po salamat. At dapat kayo magpasalamat sa babae kaalis lamang. Sapagkat nang dahil sa kanya, ay matutupad na rin ang maraming pangarap na ito'y maging profesor. Kaya simula na itandaan na ikaw na si Profesor Rodolfo Peñero at ako ang Ferdinand Tomas. Ba, hindi nila... Nalalaman ko. Buwat ngayon ay profesor na. Sinirito, ako po ang inyong Ferdinand. Ako po si Tomas, ang Ferdinand niyo. Baka nilalagnat kayo, sinirito. Oo. Nilalagnat ako. Naisip ang aking diwa. Nalulundan aking pusong uhaw sa kaligayahan at pagmamahal sa diwatang yun na gumising sa aking damdamin. Bagamat ngayon lang siya sumili sa aking buhay. Kaya, Mas, pakinggan mo po dito. Ang ituturo sa ngayon ay siya rin ituturo sa kanya bukas. Tandaan mo, ha? Huwag ko kong tawagin, senyorito. Ang pangarap ko ay Tomas. Opo, Tomas. Marahil ay marahil na siyang dumating. Tandaan mo, Tomas, ang lahat ng ipinagbiling ko sa iyo, huwag mo kalilimutan. Na ikaw ngayon ay si Profesor Adolfo Peñacor at akong Ardinero mong si Tomas. Opo, senyorita. Ilang pang beses sasabihin sa'yo, huwag mo kong tatawagin, senyorito, sapagkat ikaw ngayon ay ako. Na ikaw ay si Profesor Adolfo Peñacor at akong Ardinero si Tomas. Kayo po si Tomas kung kaharap sila. Tama. Ako naman ang Profesor Peñacor na Ardinero ninyo. Sabi, hindi ganoon. Ikaw ngayon ay ako. Si Profesor Adolfo Peñacor na profesor sa piano tsaka sa boses at akong hardinerong si Tomas, tandaan mo. Aba, senyorito, baka sa halip na matuto sila eh, sumama tuloy ang boses. Huwag ka mag-ala. Basta sundin mo ang lahat ng itinuro ko sa'yo, tariglado na. Ayun, tarad mo. Pinahuwata eh. Marahil ako. Ikaw makala, Tomas, ha? Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Hindi pa kayo nagagalit? Hindi na. Ngunit huwag mo sana ako babasahin mamaya paglabas ko. Hindi na muling mangyayari yun. Magandang umaga, Profesor. Ano ba eh? Mag-uumpisa ka na ba? Opo. Okay, tingnan natin yung libro mo. Yan. Ito ang unang mong pag-aalala. Bera, tingnan natin. Opo. Gabi na po ah. Mapupuyat kayo. Ating gabi na? Opo. Anong oras na ba? Eh, mag-aalas dos na po. Masama sa inyo magpuyat. Oo. Tatapusin ko lang ito. Eh, at saka yung gagawin ko bukas para kay Dolores, hindi ko malaman kung anong i-deliction ko sa kanya. Ah, siya nga pala, Tomas. Sa palagay ko eh, hindi mo na kailangan bigyan pa ng maraming vocalization si Dolores. Mahal yan siyang umawi. Yun din po ang aking inigisip eh. Ang mabuti pa, ipawit mo sa kanya yung estelida. Hmm? Opo. Yun pong gagawin ko. Magpahinga na kayo. Oo.
malapit na kita. Huwag na, Tomas. Makalain ka sa doon. Baka tuloy ng hanap buhay. Darong din ba kung sakaling mawala ko ng hanap buhay? Natural. Ikaw ay matali kong kaibigan. At kung ikaw ay mawawala ng hanap buhay, pwede eh, wala mong kahatid sa akin. Huwag kang mag-aalala. Pagkat humingi na akong paintul sa profesor na araw-araw eh, ihatid kita pagkatapos ng eleksyon. At alam mo, Dolores, kami ng profesor eh, ganyan. Tuloy ka na, halika na. Talagang torte ko. Duwag ka. Lumalapit na sa iyo ang palay, ayaw mo pang tutay. Bakit hindi ko humarap sa kanya? At pagtapat mo yung minamahal mo siya. Parang akala mo eh, nakukumus na rin ang katawan ng pag-ibig. Bulol. Ng pagkahal nila yung sinasabi. Dolores, iniibig ko ito. Hanggang ganyan yata ang kone, ang metodo Europeo. At kasi bago pa din sa Pilipinas. Eh bakit naman kuminsan parang nawawala sa sarili niya? Alam mo na, Dolores, ang mga profesyon sa musika, eh, kadalas eh, dahil sa maraming ka lang inisip eh, namawalas ka ng sarili. Balas na yung media na pala. Oras ko na ng leksyon, diyan ka na ha? Haro, sinitabihin naman si Dolores na ikakaan ko peso. Pero paano ang gagawin mo? Yan ang gusto ng sinilito, maging profesor ako. Gusto ka, hindi ka profesor ka rin tapa, profesor ka rin oso, profesor ka rin arte, profesor ka rin isa. Dagdag, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Yan, ka puro, steady down. Wala na ba? Dahil ka, nag-iisip pa ako. Taga na hindi ako titigil hanggang walang mangyari dito. Pero dagdag pa ng dagdag. Hindi ko rin maging professor ka. Lumalaki ang buntok mo parang basketball at basketball. Tama na, tama na. Tama na, tama na. Magandang laga mo, professor. Clarita, sa kusina ang muchacha. Opo, professor. Mamaya magbabayad ka na ako. Opo. Hindi ha. Tayo mag-umisya na ha. Itong pag-aaralan natin niya. Hindi po ba maki ito na? Alin. Uwe, mabuti ito na eh. Ito ang kabisado, uwe. Butang na lang, professor. Butang na dobe, ha? Uwe, ito paano ang gagawin natin eh? Bakit masama yung lumukso tayo sa pinag-aaralan? Tayo na muna natin ito. Mahirap yung tumatalo sa pinag-aaralan. Na, professor. Ito na lang. Utang na lang. Kailangan isuli ko na yan bukas eh. Ah, magaling kung ganun. Sa huli mo ngayon at bukas mo hiramin ulit pag-aaralan natin. Hindi na ko pahihiram sa akin, Sidon, ano? Malabo ang aking mapatihe. Idid mo lang. Salamin. Ah, Professor.
Meron pong ibig makipag-usap sa inyo sa lawas. Magaling. Nakalimutan ko yung salawin ko. Ituro mo na ito sa kanya. Nalalaman mo na, itinuro ko na rin sa iyo. Ano pa, paano ko tuturo sa iyo? Hindi ako marunong ng piano ni Norte. Alam mo, Tomas, maaari kang mag-artista. Siya nga ba? Oo. Napakahusay mong kikilos at napakagaling mong magpapil ng kardinero. Paano siya hanap buhay ko? Naku, napakahusay mong talaga. Akalain mo naman ngayon, gusto mo akong pagpaniwalay na hindi ka marunong tumugtog at hindi ka marunong bumasa ng mga. Sa talagang hindi akong marunong, ang makagawa ko. Tama na, Profesor. Narinig ko na ang usapan ng iyong mga utusan. Pinabati sa iyong pagbabalat kayo. Ngunit, Dolores, ginawa ko lahat ito sapagkat umaharap ako ng bahan kung paparo ko maipagtatapat sa iyo ang tunay kong damdamin. Iniibig pala niya ako. Sayang. Kay ganda pa naman yan lalaki. Ngayon, hindi kaya pangit na ako'y bumalik sa kanya. Gayong hindi ako nagpaalam nung ako'y umalis. Putit na ako siya sa tuma. Pustura ka na ina. Hindi po naman ang lagay lang mga. Maupo ka muna, tatawagin ko si Dolores. Salamat po. May dinaramdam ka ba dito? Wala po. Alam mo, nandiyan dyan si Tuma. Si Tuma? Oo. Pustura, pustura. Sabihin niyo lang ako na. Oo. Nalabas na si Dolores. Huwag ka lang tumayo. Maiwanan mo na kita at meron lang ating gagawin, ha? Oo po. Magandang umaga, Profesor. Mabutit na dalaw kayo. Meron ba akong may pag-ilipot sa inyo? Huwag isang mga bata kayong pagpubalat kayo sa pagkat. Yan ay ang ating mag-ibig sa inyo. Sino nga yun? Paniwala ang buti natin. Dahil sa aking pagmamahal sa iyo eh. Ikaw rin may kasalanan sapagkat hindi magbibigyan ang pagkat ang pagpaliwanag sa iyo noong kung tayo makita na rin. Natatandaan mo naman. Papaligo kitang wala ka, ha? Oo. Sinipong pangako noon. Eh bakit naman hindi mo tinagtatag sa akin na ikaw pala? Ewan ko nga ako. Talagay natang ganyan ang pag-ibig. At kung sakaling itinitapat ko naman sa iyo, maaay naging malayo ka sa akin, hindi ba? Yan tunay. Sapagkat talagang magkalayo. Hindi, Dolores. At kung sakali man eh, ako na ang isa naglalapit sa ating puso. Hindi ako maaaring maniwala. Hindi ko maintindihan. Noong araw ay napaniwala kitang at matunan ng hardinero samantalang ako'y nagpapalat ko lang. Subalit ngayon, itinagtatapat ko sa iyo ang tunay kong pag-ibig at ayaw kong maniwala. Ewan ko nga ba? Maaaring ba namang ipagtapat sa akin? Kung ako'y mabubuhay na walang pag-asa, o mamamatay na walang ligaya. Ewan ko rin. Kung gayon eh, may pag-asa ba? Maraming salamat, Dolores. Wala na kayang pagmamariwan ligayang ito sa atin? Wala na, mahal. Hindi kaya makakahalin tulad ng iyong pag-ibig sa akin. Ang ulap sa langit na yan, kasabilis ng haray na wawaglit at nalilimutan ang ganda ng kaligasan. Iyan ang talagang likha ng dadahan. Ngunit ang likha ng pag-ibig na bukal sa puso ko, kaya naman ay hindi mapapawa. Kaya? Aling langan ako. Sapagkat ako'y nagsasapalaran sa pag-ibig niya. Maaling bukas makalaway, limutin mo ang San Dolores na nagmamahal sa'yo ng higit sa kanyang buhay. Bakit? Hanggang ba naman ay kulang mapantiwala mo sa akin? Manalig ka, mahal ko. Na maging sino ka man ay mamahalin kita hanggang kamatayan. Nasasabi ko lang, sapagkat maraming mahihirap na mga kabaro ko, ang ngayon ay nagsisiluha matapos sumibig sa isang mayaman at kilala sa lipunan na katulad mo. Dolores. Hanggang maaga ay pinahalala ko lang sa iyo na kung ako yung paluluhain, ay ayaw ko nang lumawig pa ng ganito ang ating pag-iibigan. Gilip ko. Huwag ang loob. Sinusugat ang ating damdamin. Tignan mo ako.
Basta mo sa aking mga mata. Kung yung alin lang ay makikita mo at mababakas. Naku. Kiligaya ko. Ipagdiw natin ating pagmamahalan. Thank you.
po. Miss Gloria Martin. Bisa ka na. Mangyari, sabi mo ka na ako magtataan ng tamo. Ano magtataan? Paano? Ano nga po sa'yo? Ang ibig mong sabihin, pagkatapos na sumagot ako kayo ng wala, kalimutan mo yung pagtataan natin. Oy, Clarita, nunca. Hindi na mo tayo isa kong mga labi ang magsalitang mag-asawa. Nandito ako. Nalo? May hindi dinaramdam ng ugat ng aking puso ang magtala ng isang babaeng katulad mo. Nangyari mo sabihan? Oo, oo. Ako'y gumagawa pa lang ng paraan. Gumagawa ka pa mo ng paraan. Pagkatapos na sumagot ako sa inang, huwag gumagawa ka pa mo ng paraan. Damulang. Nung makanya, tapos na sa atin yung laan. Ay, kung tapos. De tapos. At metong po. Pakukulam da ko. Yan, taba mong yan. Magiging toothpick, silo. Huwag Clarita. Binibiro lamang kita. Binibiro. Hindi mo nalalaman na ikaw lang aking iniibig. Tanda. Bibigyan ka ng kaligayahan dito sa bisik ko. Silo. Idudoyan kita. Ipagkakanta kita. Silo. Katulad ng malambing na mga mata ko. Ang ilong mo. Oh, ang sarap. Gusto na, magigiliti ko. Hindi kita kinigiliti. Iniibig kita. Totoo. Dapat mo malala na ikaw lang ang mamahalin ko. Gagawin kitang brihin. Isang brihin. Anong brihin? Brihin. Yung nandito sa altar. Ah, birhing. Oo. Birhing. At doon sa ikapitang bundo, doon natin sisimsimin ang pulot gata. Silong saan? Saan ang mundo? Doon, sa mga... Diyos ko. Maupo ka, gili ko. Sa lingkong darating, ay araw na yung pagpugay sa matla. Ngayon pa'y binabati natin. Ang tagumpay ko'y nasa iyo, mga panan. Kung ikaw'y wala, hindi rin ako maaaring magtagumpay sapagkat ikaw ang buhay at pag-aala ko sa lahat ng sandali. Maraming salamat, gili ko. Dilibutin natin ang buong daigdig upang pumala sa buong mundo na dito rin sa Pilipinas ay may isang prima doon ang katulad. At isang bantog at dakilang profesor. Marami na rin tumanggap ng back pay dito sa ating ngayon. Talag kayo, mga Goryo. Kailan mo ba? Mas liberation at liberation pay, tumanggap kayo. Samantalang kami. Mga gerilya, katulad kong nag-gerilya din naman, naghirap. Hanggang ngayon, hindi kami tumatanggap ng isang pera. Hoy, pare, huwag salita ng ganyan. Kung ikaw ay naghirap, lalo ako.
sapagkat ako nagpundar nitong unit na ito dito sa atin ngayon. Nalalaman kong marami dito sa ating taga-nayo ng Nagirinya. Subalit ako'y nagtataka na marami dyan ay hindi naman naglingkod sa bayan ay una pang tumanggap kaysa sa atin. Samantalang tayo, tayong Nagirinya na nagtigis ng dugo sa bataan at halos buhay natin ang ating puhunanin ay hindi pa tumatanggap hanggang ngayon. Baka naman na ibang para sa atin. Ako'y naniniwala na tayo'y hindi pa babayan ng ating pamahalaan. Bata nga naman yan eh. At kailan pa? Tayo ang dapat tunahin. Katulad mo, ikaw ay wala ng pag-asa sa iyong buhay. Sapagkat ikaw ay napasmadahilan na kabutihan ng iyong paglilingkod. Bakit hindi bigay ang para sa'yo para ikaw ay meron ikabuhay? Nauna lamang yung baling. Ropa siya mo. Pasya. Narito ang aking pasya. Hoy, itago ninyo. Sa pamagitan ito ay maaari kong makuha ang aking back pain ay inaasahan na itindihan mo. Dahan-dahan mga bata, kayo baka kayo magkasakitan. Hoy! Itago yan. Mga anak, huwag kayong pabigla-bigla, masama yan. Muli kayo naawal sa ating Panginoon San Jose. Ang patron natin na kahit marawari dumating direk yung inaasal. Bale, tama yung sinasabi mo, sisisihin mo, pamahalaan. Ang paang ating gobyerno ay walang nalalaman tungkol sa backpain ng gumila. Tulungan nila tayo, tama. Meron bang dapat sisihin di pareho ninyo kayo mga genuine gorilla? Hindi kayo marunong tumingi sa akin. Nung iiyak ako kayo para ma-recognize, hindi kayo sumama. Pagkatapos ngayon tumanggap ako, susumbatan ninyo ako, at wala kayong gagawin kundi bubulutin ninyo ang baril limit. Babala kayo ng isang hakbang na magiging laban sa ating bayan. Nalalaman ko na ano, iibig mong sabihin. Ikaw ay guerrilla, hindi ba? Oo, at hanggang ngayon ay naka-attach pa ako. Bakit ka nag-guerrilla? Upang maglingkod at ipagtanggol ang bayan. Sayang na simula. Matapos mong maglingkod sa ating bayan, at tumulong na itaboy ang mga ating mga kaaway. Kaya ikaw naman ngayon ang sa kanya ay lilikhaik. Ngayon pa namang higit lalong kailangan ng ating bayan ang tulong nating lahat. Kung merong dapat maghinanakit dito, ay ako! Sapagkat tumaraw, nalalaman ko ako'y tinitignan at tiginagalang ng lahat. Ngunit ngayon, tingnan mo nila ako'y may halo paghalaka. Tinutuloy nila ako isang yagit lamang sa lantana. Ngunit, meron ka na bang nadilip sa akin? Wala. Sapagkat, ako'y may tiwala sa ating kamahalaan. At ikinarangal kong maging isang Pilipino. Ako'y hindi kani-kanino. May katwiran nga naman si Pasma. At hindi mo dapat ipagpatuloy ang iyong mga balak. Ang kasana, iho. Hindi nga naman natataan niya sa init ng ulo. Gamitin mong yung utak, padre. Ha? Bale, sandali lamang, anak. Pakinggan mo sana ang sinasabi sa iyo. Pagkat hindi naman masama. Anak, mga niyo. Ayaw naman ang natin yung makwe ko. Ano? Makwe ko. Makwe? One time. Apa, makwe pang gutay. Nag-iintay ito ng battery para good time. Bakit, kirilla ka ba? Umakaya din ako ang munyok, ha? Oo, lumukit pa na sa bundok yan. Kaya na nga kailangan ng battery. Para diyan ka lang sumalubog sa sangandaan. Sumigo ka ng, ano, Joe? Back pain, ha? Loko, guguluhin mo pa ang rooster ko. May pa ako ng salitaan. Ano pa ang balita sa makinang Dolores? Wala kami balita. Marahin ay nilalakad pa ang back pain na kay Ma. Ano ba kayong naharap ang isang taong lihim na umiibig ito, Dolores? Bagong balita lang naman. Ay, sino naman dito sa akin? Ay, sino pa? Ede si Don Eduardo. Malayo ang inyong hinala. Kahit na mayaman si Don Eduardo ay hindi siya maaaring ibigil ito, Dolores. Wala pala kayong balita tungkol sa kanya. Ano ba ang ibig nyo sabihin, Asma? Bakit? Nagkasama na siya. Wala kayong makikita akong pag-uusapan ninyo tungkol sa pag-aasawa ni Dolores. Ang isipin ninyo ay kung paano natin maaaring makuha ang ating backpain. Alam nating lahat na magaling ang boss ni Dolores. Marahil nagtagumpay na siya kung kaya hindi siya muwi. Hindi lamang tagumpay. Kung hindi pati puso ng kanyang profesor ay kanyang nabihag. Nabalitaan ko na rin niya sa iba nating kanayong malimit dumos ng Medihaps. Balit ayok maniwala eh. Yan ang katotohanan. Maalala ko nga pala, si Dolores,
ay magpupugay na sa madla sa linggo ng gabi. Paano mo nalaman na siya ay magpupugay sa linggo ng gabi? Nabasa ko dito sa panet at inaya natin. Dito. Paano tayo makadadaluro? Hindi naman. Alam mo, nais ko sana sumama ka sa akin sa lalawigan. Ngayon ang araw lamang. Upang makilala mo ang aking mga kamag-anak. Alam mo, Pili. Talagang ayaw kong lumayo sa iyo, Pili. Ngunit, pero pa ako sa palagang bagay na ayos. At saka sa pagbubalik niya tayo magsasama habang buhay. Kamu ko pa yung mag-ayos ng tinitig sa labasan? Rodolfo,
Hindi ka ba nasisihan sa aking pagdating? Sir, bakit hindi? Ah, maalala ba? Hindi mo nanggap yung huling ihang may pinadalo sa'yo? Huling di? Oo. Hindi. Bakit meron ka bang mahalagang pinagbili mo? Wala naman. Daning, bago tayo bumalik sa amin, maiba ipakita mo muna sa akin alam ba't yung parang nang dibaan ito sa ngayon. Oo. Anong ganda ng folk na ito, Rodolf? Napakatahimik. Nagugunitakot ko ang mga linggo ng hapon ng ating pag-uulan nung tayo nasa California pa. Natatandaan mo pa ba? Oo. Alam mo, Rodolf, hindi ko sana dapat sabihin sa ito sapagkat mahigpit na tinagbili ng pangho ko sasabihin sa iyo. Ngunit hindi ko na mapigil. Natatandaan mo yung poop sa tabi ng dagat na pinagigiliwan mo? Oo. May pagawaan pa pa ng isang buong gano'n para sa akin. Naku, ang ganda. Kung makikita mo lamang, lalo pa masisiyahan. Lalong-lalo na sa iyong studio. Sinawa. Talaga napakabait niya, ano? Sa'yo, sapagkat mahal na mahal ka sa kanya. Ang mabuti pa yung buwin tayo. At may gagawin pa sa bahay. Bukas tayo magpasyahan, ha? Okay. Bye.
Dolores, nandito ka pala. May malaria ka ba? Wala. Kamusta na nawigan, ha? Papunti naman. Nandiyan ba si Dodoro? Ha? Kanina. Ngayon wala. Siguro babalik yun. Hindi ko malam kung sinasunti. Bumalik na kayo. Kailan tayo babalik sa Amerika? Gloria, hindi na mong tatalo sa kalabay natin. Naiinig ka na rin ba? Girl, ay dito na tayo magpakasal. Saka na tayo mag-honeymoon sa Amerika. Kaninong kotse ito? Kay Senyorita Gloria. Sinong Gloria? Yung Senyorita. Usually ito dito sa kapitbahay. Kumukuha ng bulaklak dito. Huwag ka na pong daro, mainit. Dito, tingnan mo yung mga bulaklak. Ako ang lalamig, ang magaganda. Ibig ko siya bigyan ng sorpresa. Oo. Oh, okay. Hindi mo ko naiintindihan ngayon. Meron pa bang ibang babaeng kababalik sa'yo? Mahal sa akin. Alam ko nagkakaganyan ka naman sapagkat meron kang bagong muli ang ginagawa. Nalimutan mo na ba ang sinabi mo? Akla bang babae sa iyong buhay? Dolores. Dolores. Tumuli ka. Ipagpatawad ninyo ang bigla kong pagpasok. Hindi ko po sinasadya. Wala ka naman. Huwag kayong mabahala. Kami ni Rodolfo ay magkasina. Julia, si pinibiling Dolores Bautista, isang batot ng mga habit na kaya napasanit sa sabi sa... Ah, kung gano'y kinararangan ko kayo makilala, pag-utusan ninyo. Gloria Martin, gayon din po, Dolores Bautista. Rodolfo, mabuting pagkakataon. Bakit hindi natin sila anilahang umakit ng Ave Maria sa ating kasal? Kata? Oo. Dolores. Kung gayon, bayaan ninyo ang bating ko kayong dalawa. Naway lumigaya kayo. Habang buhay. Maraming salamat. Dolores. Profesor, salamat at ako'y napasyal dito. At bago ko makalimutan, bayaan ninyong isuli ko sa inyo itong ipinahiram ninyo sa akin ng gabi ng konsyerto. Dolores. Bakit? Nakapagsalita ba ako ng hindi tama? Kasi binibigit ko sa inyo sa'yo. Mamaya akong papaliwanag. Sundin mo ang tibok ng iyong puso. Ibinabalik ko sa iyong iyong kalayaan. Ang isang puso ang tunay na umiibig. Kailanman ay hindi maaaring magmarunong. Ang iyong kaligayahan ay ligaya ko niyo. Kaya siya nang nararapat na magsulat. Maraming salamat. Salamat mo. Huwag ka magpasalamat. Ang ako'y makatulog sa pagkamit ng iyong kaligayahan ay aking karangalan. Ano pang hinihintay mo? Habulin mo siya at magpaliwanag ka. Napakadakila. Dakila. Ako raw yun. At pagkatapos na pangyayari, ay bigla na ako sa mga hindi matalipara sa ito mo. Huwag inisin ang paliwanan. Ngayon ko lamang naiintindihan mo na. Bima! Tama na. Maraming. Mungka ha. Alam mo marami ako sa kapo nito eh. May surplus ako na. Sige.
Ako ngayon nagtataka sa legal pagdating niya madalang hindi. Sapagat ako pa naturo sa kanilang pumunta sa Maynila para kunin ang bakay. Nakantatin niya. Eksyo sa pinya, matay sa bataan. Eh, di sana'y katakot-takot at tagumpay ang kanyang tatamay ko kung hindi siya ibalik dito. Yan ang masasabi si Maynila. Kung hindi siya umalis sa Maynila, marahil na sa parang ito ang kanyang pangalan ay panyag na talikan sa buong Pilipinas at katakot-takot sa mga pinag-Pilipinas. Sayang. Sana na ipagamutan niya ang kanyang kamay, hindi kayo na nangyayari ngayon. Naghihintay siya, sapagkat ang mga Amerikano na mag-liberation dito na nga po sa kanya. Mayroong major, may kapitan, may cornel, dadali na yung bata niya sa Amerika. Pero wala. Kawawa na. Ay, saan ba? Uy, kaibigan, nervesa. Uy, alamat. Alin na kapanyahin tayo yung damahin ni Tony Maldo? Saan? Yung damahin ni Tony Maldo, hindi makumilano ka nun. Ato ni Eduardo, asa nga ako na. Sus, manakal mo kayo yan, Tony Maldo. Kapahin ni Tony Eduardo. Yan ang pinakamayaman dito. Kung sa tali, yan ang magiging karibal mo. Pero huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Sumama ka, at ito lang ang pagkakataon maaari mo siya makausap. Sumama? Kaya sumama ka. Eh, huwag mo yun. Kasama ako si Nerico. Huwag ito ka. Tanyama naman ako niyan, ho. Huwag na! Basta bantay mo yung dilata yan. Aking mga matiano. Baka pusin mo, loko. Sandali lang ang mga kaibigan. Hindi ko may larawan ang kagalakan na nag-uumapaw sa aking puso sa gabi ito. Hinihiling ko sa inyong lahat mga kanayon, sa ngalan ng buong nayon, ay bayaan ninyong batiin ko ang dilag na naging tanglaw ng katayaan ito. Binabati kita, Dolore. Ikaw isang hiyas sa puso ng ating nayon. Salamat, Don Eduardo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ay! Ngayon naman ang mesa ay nakahanda sa ating lahat. Mabuhay! Mabuhay! Ay, yung marong dati, tiranin nyo kami dyan. Dolores, tali ba kitang natawag sa plasari nila? Salamat, salamat. Sana rin si Beho. Beho? Eduardo? Oo. Oh. Ayun! Nga. Kasama si Dolores. Sandali lang, ha? Papunta. Dolores, sinamantala ko ang pagkakataon ito upang hiyandog ko sa iyo lahat ang aking makakain para sa iyong magandang kinabukasan. Maraming salamat, Don Eduardo. Subalit labis-labis na kong karangalan na idulog niyo sa akin. Ngunit hindi yan ang gusto ko sa iyo. Mahawalang gala sa inyo, mga bala ko ang inyong pag-usap. Ganito pa kayo tinitingnan din eh. Naghihintay lang ang mga committee ron para pag-usapan natin ang mahalagang bakit. Pera kaya, Dolores? May iwan ako. Oh, pwede ha? Sorry. Napalito ka ba upang muli mo na masugatan ng aking puso? Nagkakamali. Ako'y napalito upang tumubad sa aking pangako. Pangako? Dinaramdam ko. Sapagkat hindi ko maaaring agawin ang kaligayahan ng aking kapulubay. Magbalik ka sa kanya at huwag mong sayangin ang panahon mo para sa akin. Ngunit ako'y malaya na sapagkat nagkaliwagan ako. Hindi ka lamang pala isang sarawahan kundi sa kapalim mapagbalat kayo, mapagimbot at sinungaling. Dolores? Banda na po kayo?
Anong ibig mong sabihin? Natutukutin natin si Rodolfo. Hindi natin dapat gawin yan. Walang ginagawang masama. Kung sa akin na kailangan siya lipit. Bakit natin kakailangan yung lipit siya? Upang huwag nang gambalahin muli ang katahimikan ni Dolores. Okay. Kaya na! Kaya na! Dapat ninyong malaman na simula nang siya dumating dito, ay liwasan na niya ang katahimikan ni Dolores. Sa bisita, sa palengke, sa kanya, at kahit saan siya naroon, ay ginagambala niya. Ito yan! Nalalaman ng buong nain na ayos na kayo sa akin ni Dolores. May sir po bumili. Hindi naman labis na nga naman siya. Kaya katungkulan natin ipagtanggol ang kapurihan at karangalan ni Dolores. Na kailangan? Kapatid ba natin si Dolores? Hindi tayo dapat mong himasok sa sulila nila. Pagkat tayo walang karapatang makialam sa dalawang pusong hindi nagkapaunawaan. Kasma! Hindi namin pinipilit isamang may hinang loob sa lakad nito na hindi mo. Jose, busy ka lang, ha? Ano, nasaan ka ba? Ay na! Hindi na, Lolo. Wala kayong magagawa kong mapigilan ang pagnanais kong makipag-usap kay Dolores. Pinakaakala kong hindi pagtataksilaw makipag-usap sa inyong ibig. Kung ganyan, kinalulungkot namin ang mangyayari sa'yo. Kayo ang masusunod. Dito sa amin ngayon, ang mga babae aming ikinakalang. At ang sino mang lalaking dumungi sa kanilang karangalan, ang aming parusay kamatayan. Wait, ako'y hindi naman. Tama na. Hindi ko na nais pang madinig ang iyong sasabihin. Malis ka kung nais mong mabuhay. Manatili ka kung nais mong matay. Hindi kami papayag na paglaruan mo ang puso at karangalan ni Dolores. Hindi ka kapatapat sa kanya. Walang gigilos. Batas ng Diyos at ng lipunan ay wala kayong karapatang gawin ng pakinig. Salamat kay Lika. Kung ang kanilang kinalam pinaglalaro ko lamang si Dolores ito raw, nararapat ako mukha. Sumalit, sila'y nagkakamali. Ang ibig ba sabihin ay higit na mahalaga ang pag-ibig mo kay Dolores kaysa yung sariling buhay? Sapagkat siya akong iniibig. Sir na lang, Professor, ha? Ikamali kami ng hinala, eh. Oh, Professor, totoo po na lang. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Ang lumalakad ng matulin eh. Oo nga. Nakakalagat ang ipin. Ngayon, Profesor, dahil napatunayan namin malinis ang hangarin mo kay Dolores. Sa lahat ng oras ay nakalaan kami tumulong sa'yo. Maraming salamat mga kaibigan. Eh, Jun! Ay, eh!
mo bigyan pa. Pagkutay ko, hindi ko dumarating yung bump na tatay ko eh. Pangako ka na lang ng pangako, tara mabarnan na kulat eh. Kulat-kulat. Sabi mo, ilan ang utang-utang sa karapun mo? Hindi ko binabayaran. Ilan ang utang sa karapun? Ano, hindi sa karapun doon? Ilang beses kita babayaran mo, napakakapal naman yung mukha mo. Lalo makapal ang mukha mo. Hindi mo talagang balak yung bansa. Kailangan! Balasubas. Binayaran eh, balasubas pa. Bakit ulit? Uy, Bampo, nandiyan ka pala. Tira nakikipagkakal ka sa iyong kaibigan, ha? Hindi. Niyayayaan nila ako sa ilog eh. Ba't di ka sumama? Wala akong gani eh. Maalala ko nga pala. Kamusta ba kayo ng ate? Ano ba nangyari? Ewan ko nga ba. Alam mo namang isang linggo na akong pala na pumupunta sa inyo, wala akong nangyayari. Katulog nga kagabi eh. Pinaliguan ako mula sa oras. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Yan ang ginagagalit sa kanya ng nanay ko. Masyadong napakatigas ng kalooban. Sa tara mo kaya, Tony eh. Hindi na magbabago ang kalooban ng iyong ate. Tunay na tunay ba talaga ang pagbibig sa nanay ko? Bakit mo itinatanong? Matutulong mo ba ako? Baka sakali. Alam mo namang hindi kita tatanungin kung inaakala kong hindi kita matutulungan. Sagutin mo muna ako, talaga bang iniibig mo, Marco? Tori, ang pag-ibig ko sa iyong ati ngayon, mugas at dalisay. Isang pag-ibig na marunong magtisalat ng kahirapan. Isang pag-ibig na walang hanggan, Tori. Naniniwala ako sa iyo. Tutulungan kita. Maraming salamat. Nalalaman ko na intindihan mo ko. Kaya't ngayon pa'y nagpapasalamat na ako sa iyo. Nanagal ka pera mo. Nilagay ko yung pera mo? Ay, tabo mo na yan. Hindi, sige, meron ako rito eh. Oo, para sa blowout mo yan. Salamat, ha? Nagpunta ka mamaya ng gabi. Bakit? Hintayin mo ko rito, ha? Sa likod ng bisita. Alas 7 ng gabi, ha? Ha? Mamaya, ha? Oo. Taro! Dolores, marahil ang abot ng ating mga edad ang dahilan ng hindi natin pagkakaunawa. Hindi ko nakahangari matantampan o gusto mong pagmamahal. Ang idulot mo lamang sa akin ng karapatan, bigla aking pandayan. Kung tatanggapin mo aking pangalan, maaari na kitang handugan ng lahat ng iyong mga kailangan. Don Eduardo. Tadaling kita sa ibang bansa. Ahanapin ko ang pinakadaluhasang managamot sa Bonday Gate. Ipagagamot ko yung kamay. Susundin ko lahat ng iyong mga kahilingan. At ang aking salapi ay magiging tulay mo, Felipe. Salamat. Maraming salamat, Don Eduardo. Subalit. Dolores, huwag mo akalain ngayon pa inayos ko na ang tanggapin ang iyong kasagutan. Bibigyan kita ng sapat na panahon. Well, ako'y magpapala na at babalik ako ulit. Alis na ba kayo din, Eduardo? Opo, para mo po. Atis po. Nagtataka ako ngayon sa iyo, Dolores. Noong araw ay mabanggit ko lamang ang pangalan ni Don Eduardo. Ay, namumuhi ka lang. Subalit, malinto na ang nangyayari. Mabanggit ko lamang ang pangalan ni Don Eduardo. Utang na nobinal. Wala lamang kung pinatatakitan mo lamang siya. Subalit, siya yung minamahal, hindi ba? Noong una yung mahal ko siya. Subalit ngayon ay nililing ko na siya hindi mo pakasabay ng aking pagkakaklam sa pagkampasok niya. Kasi nga ngayon, ang unang pag-ibig ay mahirap maparam sa puso niyo naman. May katulong kayo. Subalit ang puso niyo sa gatal ay kinakailangan ay hanap niyang dunas. At ang dunas na yan ay maaari ko lamang matagpuan. Pwede na Dolores. Dolores! Minahal ko kayo, Dolores. Subalit hindi na pinalaga ng aking pagtitiwala. Kailangan ko bang gawin ko sa kanyang pag-ibig na yan? Walang kailangan malaman ng Bonday Street. Sa tinanggap kong pag-ibig ni Don Eduardo, kahit na malayo ang agwat ng aming edad. Aga, Tony. Nasaan si Linda? Aga, nun ba? Ate, sabi nila siya pagkatawag ikaw sa bahay ng mamaya ngabi. Bakit tao? Hindi ko daw niya mag-usap eh, mayroon bagay daw. Siya, huwag kang aming kasama ko sa akin. Linda na lang, isama mo. Nasama ko kayo, siya usap ibagay. Basta ikaw! Right.
Habang tumo mo, Dolores. Diyan ka, pinalo. Sumama ka sa amin sa kanilan. Sa ibang araw na, ma'am. Diyan na kayo. Ano naman kayo? Kaya tatagal niyo? Nalimutan niya kami. Diyan, tayo na. Diyan, tayo na. Sure. Sunday, ma'am. Ano ba ibig sabihin nito? Sinasamantala mo baka dilima ng gabi upang mangharap? Wala ako sa magharap sa iyong kapatid, kaibigan. Nais ko lang masama ko sa tumasin sinong kumakaari. Bueno, maaaring tibukan din ang aking puso ng ganyan sakit. Kaya pinahintulutan kita kausapin mo aking ate. Apa, Tony, nakikira na ba ang ulo mo? Ayoko, Tino. Kaya mo, ate. Kaya kita ipagtanggol. At ikaw, sabihin mo na lahat ang sasabihin mo sa kanya at kami nagmamadali. Tony! Dolores. Pakinggan mo na. Hanggang ngayon ba naman ay ayaw mo pang tingin na ating mga paliwanag mo. Kayo may nalig mo na ako yung papakasot at hindi sa ating pagbaba. Ligay mo na ba ang pinakitig ang magiging kapag nagtitig? Maghirap sa mga pagkakti mo na halagay sa akin. Minsan akong naging lang ay hindi na muli mo nalang. Muntahit po siya. Utang na loob. Mahal ba ako'y makaalina? Kami nagmamadali. Subalit naman. Professor Peñaflor, kailangan pa bang ipagsigawan ko ang ibang dila sa buong mundo? Na ikaw ay aking kinapagbukas? Kailangan ko pa ba sabihin sa isang sinukuglan na hindi kayo nagdidilim kapag ikaw ay aking nakikita? Na kailangan pa bang ulit-ulitin ko kayo ng pinto ng aking susi malaon na nakapili sa kamandagang iyong kasinungalingan at sa pagpunan ng dalawang mahati? Kung ngayon, maliwanag na sa atin mo. Hindi kita pinipilit na maliwala ka sa atin. At hindi naman kita sinisisi kung sakali mo, hindi mo na ako marimbi. Ang ibig ko lamang sabihin sa iyo, na lahat ng paliwanag kung kailan mamin, hindi mo bigyan ng pagkala, ay siyang tunay na bigo na aking puso at walang pahit na kasi. Dolores, marami na ito ang huli natin ko. Subalit, hindi na nais ko pa na ito ay kaya. Ito yung pinapala ko kanina. Itong mga huling araw ay napagkilala kong ako'y nagkamali. Ikaw ang tama. Anong ibig mo sabihin? Tila tayo lubot ng nalimutan ng ating bayan. Napakatagal ng ating paghintay. Marahil hindi na darating ang ating baktay. Yan din ang aking hinala. Huwag kinawa pa naman nila eh. Hindi na sila nagdaging miskaya. Di mo na sama nilo. Hindi kang masakit eh. Ang iba dyan inabigyan samantalang tayo narimutan nila. Kaya, wala nang dahilan. Upang tayo maging matapat pa sa kanya. Ako'y nakahanda ng maningin. Sa lahat ng oras, ang gobyerno ay nakahanda na. Ano, hinihintay pa natin? Tayo na! Tayo na! Okay. Tungo ng biktima na ating gagawin. Baka meron pa kaya? Oo. Oh. Kaya? Sandali lang, kaibigan. Ano yan? Teka muna, bapay hindi ito ah. Diba? Dalawang pangarap mo? Ano ang inyong gagawin? Para sa akin, Katya ba? Ang salaping tinanggap ko.
Bibili ko ng magkarang damit, pasyal dito, pasyal doon. At ako naman ay siguradong bibili ng bagong-bagong auto. At sama na sa mga tayo, ha? Mas ma, ha? Nag-aaral ako ng boses. Pagpapagawa ko ng nightmares sa gitnaan. Sana kayong papigla-pigla, mga anak. Dapat ninyong malaman na ang sarapin yan ay hindi panghabang panahon. Ang sarapin yan ay karugtong ng inyong buhay. Kaya dapat ninyong pakamamahalin. At kung kayo'y umaasa na ang sarapin yan ay kabayaran sa inyong paglilingkod sa ating inang bayan, ay hindi kayo maaaring tawagin Pilipino. Bakit hindi ninyo gamitin ang sarapingan sa mabuting kaparaanan? Ang ating bayan ay nasaranta. Bakit hindi ninyo tiningan ang inyong loob at tatagan ang simulay? Bakit hindi tayo magbalik sa dati nating gawain? Magtrabaho, banatin natin ang ating mga buto upang sa gayon ay muli nating maitatag ang ating bayang Pilipinas. Kung hindi ko sana kilala, ay hindi naglaho ang kaligayahan mong tinanong.